Yo, what is up mga Lodi? Sa panibagong araw, panibagong buhay na naman. Sinanggaling tayo ngayon ng Sagin. Pupunta tayo sa Presco. Sa tulit pagpapakalip ng kuryente. So, nandito tayo sa MacArthur Highway. Galing ng Sagin, Barangay Sagin, San Fernando, Pampanga. So, tignan natin yung daanan. So, ano to? Shortcut. Shortcut to mga Lodi. Tignan natin kung gaano ka-traffic. So ayan mga Lods, tayo ay pasindalan na nyan. Ito, yung stoplight dito. Pagkakaliwa tayo dito, pasindalan. Pero hindi tayo magsisindalan. Didiretso pa tayo. Tapos sa pangalawang stoplight tayo, kakaliwa tayo dun. Ayan, so i-share ko lang pala mga Lodi. Nag-apply tayo ng pagpapakabit ng kuryente last week. At tinawagan tayo or tumawag tayo. Tapos bali mga 8 days, babalikan ko na siya para babayaran na. Pagkatapos mabayaran, tatawag sila. Tapos pagkakinabukasan, ikakabit na nila yung kuryente. So yun. Sana mabilis na lang din. So yung Presco pala, ito yung ano, di ba sa San Fernando, Espelapco. So yung Presco, ito yung sa Mexico, Magalang, ganun. So ayan, medyo na traffic tayo, pero ano na kasi sa unahan eh, stoplight. So ito yung stoplight na pinakamatagal. Basta tsumento ka sa red talaga, yung stoplight na to, mga 2 minutes, mahigit. Pero buti na lang, go na tayo. So tayo kakaliwa. So papuntang Panipuan siya. Panipuan, Mexico. Tapos Magalang, ayan. Kakaliwa na tayo dito. Ayan, so time check pala natin. Tanghaling tapat mga Lodi, mag-aalauna. Kita nyo naman dyan. So, tanghaling tapat. Sanay naman tayo. Huh? Ito yung trabaho natin eh. Driving. Halos. So, dire-diretso lang tayo. Iba talaga pag naka-single tayo, mabilis lang. Hindi tayo maano sa traffic. Ayan, so walang masyadong dumadaan mga Lodi. Ito lang yung kagandahan dito kasi malawak na yung daanan, no? Mga dalawang lane to tatlong lane to dito. Pwera na lang mga Lodi pag dadaan mo yung mga crossing, mga ganun. So normal yun. Kaya dito mas maganda rin. Pero may parts din siya na makitid yung daanan. Siyempre, hindi naman lahat. Ito kasi medyo bago pa, bagong construct.
yan. Tulad yan, cruising mga lods. So, ang tabay. Dito naman yun, wala masyadong dumadaan mga lodi. So, mga from highway, so mga 4 kilometers to 5 kilometers. Bago tayo kakaliwa. Tulay uli. So, ayan mga lodi, dito na tayo kakaliwa. Kapag kakanan kasi tayo dyan, papuntang Bulaon. Ayan, Bulaon. So, dito tayo, kakaliwa tayo. Kasi papanipuan tayo mga lods. Panipuan ba? Pamagalang. Ayan. So, kumaliwa tayo. So, madalas pala dito, dadaanan dito mga lodi kapag papuntang Concepcion Tarlac, mga ganun. Nandito rin yung NLEX. Mabibis lang. Tsaka, ano pala mga lodi, yung lakeshore din. Dito din yung daan yun. Yung lakeshore. Ayan, so kakainan naman tayo dito sa may kanto. Kanan tayo dyan. Ayan. So dito medyo masikip lang yung ano dito, daanan dito mga lodi. Dalawang lane lang to. Ayan siya, from Mexico ng mga lods. Mexico, Pampanga. So medyo mahaba-haba din yung dadaanan natin dito, mga 7 kilometers. Meron namang ibang way mga lodi, kaya lang parang iikutin mo na siya. So dito yung mas malapit sa atin, sa location natin. Yung paikot naman mga lodi, yung dadaan ka muna ng downtown, tapos iikutin mo yung Mexico, yung palengke ng Mexico. So mas mabilis dito. Kaya dito tayo siyempre. Ayan, kung itignan natin na malis tayo dun ng mga mag-aalauna. At ang oras natin ngayon ay alos naka 10 minutes mahigit na tayo. So pwedeng takbuhin mo lang siya ng mga
15 to 20 minutes. Basta chill-chill ka lang. Pero syempre, bago ang lahat mga loady tayo muna yung magpagasolina. Mahirap nang magtula. Ayan. Gasolina muna tayo. Tapos diretso. So mga tatakboy na lang natin to ng mga 7 to 8 minutes. O mga 9 minutes, ganun. Depende pa rin sa bilis ng takbo natin mga lodi. Siyempre tayo, ano lang tayo. Chill lang, chill. So actually, first time pala natin magpakabit ng kuryente dito sa Pampanga mga lodi, na talagang obligasyon mo ng ano, obligasyon mo na meron ka ng obligasyong magbayad talaga kasi nakapangalan na sa'yo. Nakapangalan sa'yo yung pagkabit ng ano, kuryente. So yun, charge to experience na rin mga lodi. Para kahit papano na-experience natin yung mga ganitong bagay. So ang ano lang dito, kasi masikip yung daanan, syempre hindi ka pwedeng overtake lang ng overtake, kasi kahit papano marami din mga dumadaan ng mga sasakyan. Siyempre pag wala nang halos dubuelo na tayo mga loads. Okay, ang pagandahan yun din kasi hindi tayo nakadaan ng pangit na daan tulad ng mga lubak-lubak na gano'n. So, medyo okay yung kalsada natin. Medyo mahaba yung tinahak natin mga lodi, no? Galing dun sa ano, stoplight. So hindi lang 7 kilometers to. So naka 14 minutes na tayo mga lodi mula nung pag-alis natin.
So, ayan mga Lodi, medyo malapit na tayo niyan. Ayan, so kakaliwa na tayo dyan mga Lods. Pagkakinanan mo kasi yan, papuntang Mexico yan. Pagkaliwa dito, papuntang Magalang. Ayan, malapit na tayo nyan. Ayan, so nandito na tayo mga Lodi, bandang kaliwa. Ayan, yung kulay green yung bubong. Ayan, dito na tayo. So, ito yung... ito yung presko ng Mexico mga Lods. So, yun lang. Thank you for watching mga Lodi.